Ano eh, sana, sabi ko nga, sana malandahan-dahan. Sabi niyo, sana malandahan-dahan. Landahan yung pag-ikot ng mundo. Hindi eh, wala pang isang taon. Di ba? Sinasabi nga nung ibang mga loyalista niyan. Kayo naman, makahus ka naman kayo. Wala pang isang taon. Ginaanin nyo na. Ganyan sila. Wala pang isang taon. Ano, mahus ka mga ganang mga bunganga ng mga animal. Alakulong. Yun na nga eh. Wala pang isang taon. Ganito na sitwasyon natin. Ano nangyayari sa Pilipinas? Di ba? What is happening to our land? Wala pang isang taon, ganito na tayo. Wala pa, isipin nyo ta, wala pang isang taon nung nawala ang ating Pangulong Duterte, ganito na ang sitwasyon natin. Ilang taon pa kaya, ano na ang itsura ng Pilipinas? Ha? Ayoko lang magbanggit ng ibang bansa eh, pero gano'n na tayo pagdating ng panahon na talagang wala nang batas-batas, kanya-kanyang batas na ngayon. Well, parang ano eh. I hope, eh, lalo na itong mga senador natin, dapat gumawa kayo ng paraan. Hindi ko alam eh, pero you have to do something to pressure the PNP. Kasi ang dami yung ano eh. Ang dami naman pong matitinong mga kapulisan. Pero may kumakato. Pero sana naman eh kasi napapahiya eh yung ano eh. Napapahiya yung ating ano mga kababayan. Di ba? Eh, nako. Malayo kay Tatay Digong ever, sabi nito. Nakakatakot na umuwi sa Pilipinas, sa airport pa lang. Alam mo, may punto to, ha? Nakakatakot na umuwi sa Pilipinas, sa airport pa lang, tatalunin ka na. Oo nga. Alam mo, Madam, ha? Natatawa ako dun sa ano. May bago ngayon, eh. Habe. Wala nang papasok na OTS, yung security ng airport, na may bulsa yung mga jacket nila o kaya mga pants nila. Nakakatawa, no? This is ang nangyayari. This is the kind of government we have. Bakit hindi na lang ako, ha? Una-una, kahihiyan. Nakakahiya sa inyo, OTS. Sorry, ha? Pero damay-damay kayo. Pasensya na, OTS ha, pero damay-damay kayo. Bulok sa isa sa inyo, mabubulok kay lahat. Ang katarantaduhan ng isa, tinetolerate na lahat. Ganyan eh. Alex Custodio, maraming salamat ha. Oh. Sabi ni Alex, oh, ito yung bagong Pilipinas. Andrew E! Huwag naman, wala naman kinala. Trabaho lang naman yung kay Andrew E. Huwag yun naman inaawit si Andrew E. Wala siyang kinalaman doon. Trabaho lang sa kanya yun, ha? Ito. Sabi ko nga eh, sana ang ginawa na lang nung leader ng OTS, yung undersecretary, duct tape na lang. Lahat ng bulsa, may duct tape. Dito, may jacket nila kasi may ganyan jacket. May duct tape yung mga bulsa nila, pati yung dito sa harap at saka sa likod, may duct tape. Di ba? Tapos, may suot-suot silang ID sa mga turista. Naka-translate into Chinese, Korean, and Japanese. Nakas-translate dyan na pasensya na. Meron kasing magnanakaw sa amin kaya nadamay kaming lahat. Diba? Para pagka yun, ginawa mo na yun, siguro naman, mahihiya na yung iba dyan. Kasi naka-duct tape naman, tekin mo, masking tape, naka-masking tape na yun, yung mga bulsa nila. Kasi sabi ng OTS na head nila, eh, tatahiin daw eh. Sabi ko, huwag nyo na, sayang lang yun, aktay lang sa pantay yun, oras pa yun pag tinahi mo. Masking tape na lang, pwede na. Pag pinasking tape mo yan, no? Pasensya na. Meron kasi magnanakaw sa amin, nadamay tuloy kami. Ganun, di ba? In Korean, in Chinese, di ba? Nakakagrabe naman po yun. Nakakababa, but it's the truth. Di ba? Ganun kaano tayo. Ito sabi nitong isa, ay may punto ito. Kasi po walang peace and order na binanggit si
first gentleman, no, si Ferdinand Marcos daw, during his persona, napaka-importante sa bayan na meron peace order. O nga, di ba, yan yung lagi sinasabi ni Pangulong Duterte. Pag ang bayan mo may peace and order, matik na yan. Magkakaroon ng maayos na bansa. Okay, pag may peace and order, magkakaroon ng magiging maunlad ang isang bansa. Kasi nga naman, papasok yung investor. Iisipin nyo. Punta yung presidente natin sa ibang bansa, di ba? Na masyal, ay, masyal. Hindi pala na masyal. Pasensya na. Matawag doon, nagkaroon ng state visit. Yan. Hindi naman na masyal. Madat ba naman? Makamasyal ka naman. Nagpunta doon, di ba? Sabi, oh, investor, pasok kayo dito. Kama, papa. Mga ganun-ganun yung presidente. Natatapana. Mga ganun-ganun, di ba? Tapos, biglang pasok yung mga investor. Pasok na investor. Pagdating pala ng airport, nadukuta na. paglabas ng airport, may nangyari ng hindi maganda. Bakit? Siningil sila ng Grab na sobrang mahal. O kaya ng mga taxi. Kaya-kaya. O, di ba? Tapos, eh, baka sabihin nyo, wala namang investor na nagtataxi. Uy, sa ibang bansa, kahit mayayaman, nagtataxi, ha, nag-grab. O, di ba? O, di kaya naman, eh, pagdating dito. O, tapos may nangyari pa sa kanila. O, nadukutan whatsoever pagdating sa mga hotel nila. May pataya sila makikita. At ano kaya sa tingin ninyo reaksyon ng mga negosyante sa nataga-ibang bansa? Di ba? Kahit anong punta mo dyan, Mr. President, kahit anong engganyo mo sa kanilang, mag-ano na kayo dito, mag-invest kayo sa Pilipinas, kung hindi maayos ang peace and order, ha? Kung hindi maayos ang ating, o hindi sila safety sa Pilipinas, abay po, sigurado po tayo, eh, sila po ay hindi mo papasok dito. Sayang lang ho yung pasyal, ay sa pasyal. Sayang lang ho yung state visit nyo. Di ba? Ako, grabe. Sabi dito, mababaw yung solusyon na tanggalin ang bulsa, tanggalin ang bulok. Ito. Dapat sa Pilipinas ang mauso yung delikadesa. Honestly, ah, yun ang dapat mauso sa Pilipinas. Hindi ko alam ba't nawala na yun. Imbento pa naman ng mga Espanyol yun. De joke lang. Delikadesa kasi Espanyol. Diba? De joke. Alam mo, yun yung ano, eh, dapat mauso sa Pilipinas. Wala na yung dignidad. Eh. Yung bang, pag may nagkamali sa ilalim ko, ako una magre-resign. Pag may tiwali sa ilalim ko, magre-resign ako. Diba? Sana may ganun. May ganung opisyal. Alam mo, kung may ganung opisyal, siguro matatakot na yung iba. Magkakaroon na ng ano, eh, ng magkakaroon na ng ano ng takot sa paggagawa ng kasalanan. Kasi isipin mo, halimbawa lang ah, mag-resign si PNP chief o di kaya eh si yung sa OTS, yung USEC doon. Sabi, because of these things that happened, I will resign ganito, blah, 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 blah. Ganito, di ba? Alam mo, yung susunod na ipipwesto doon sa lugar na yun, yung susunod na PNP chief o kaya susunod na OTS chief, sigurado ako matatakot. Ano mo yun? Kailangan ko ayusin tong trabaho ko or else nakakahiya yun sa sinundan ko na ano, nag-resign nung may pumalpak sa ilalim nila. Di ba po? What do you think? Hindi ako, naisip ko lang yun. Ha? Alam nyo, mga opisyal, if you do that, hero pa kayo sa Pilipinas. Kesa sa binabatikos kayo, hero kayo. Diba? Walang-wala ng delikadesa ang mga mamahal, mahahalaga, mamahala, namamahala sa gobyerno dyan sa Pinas. Ay, nako po. Kaya nga, delikadesa left the Philippines. Yan yung ano dyan eh. Sabi nito, nakaka-disappoint talaga ang pamumuno ni PBBM. Naku, sinabi mo. Sabi naman itong isang, naku, malabo yan, sir. Pakapala ng face sa Pilipinas. Hindi, alam mo, minsan naiisip ko, ha? Ito, walang biro ito, Nordelisa. Gusto ko nga kausapin yung, ano eh, yung Maynila.
Nakalagda na Maynilad ba? At ba? Alam ko naman. Maynilad at saka iba pang mga provider ng tubig sa bahay. Baka mamaya, nahahaluan nila ng ano, ng anesthesia yung mga tubig natin. Parang nawawala na ng pakiramdam yung mga opisyal natin ngayon. No, feeling ko, parang nakakainom sila ng anesthesia. Iniinom ba yan? Baka. Feeling ko na, hindi ko nga alam kung merong virus ngayon sa Pilipinas na kumakalat eh. Yung pakapalan virus. Baka may ganun. Eh, hindi ko alam ah. Feeling ko lang naman. Di ba? Bakit ganun? Hmm.